Welcome my YouTube channel. May hawak po ako ng USB, bali yan po ang aking bootable Windows 10. Pwede po tayo gumamit ng CD o DVD. Asus ang aking gamit. Ngayon po ipapower on natin siya. Sabay nating i-click yung F2 for booting setup. Ayan. Ayan na po yung booting setup po niya. So, bali, magawin natin, i-click natin yung next. Tapos, punta lang po tayo sa boot. Tapos, dun po tayo sa boot option number 1. Papalitan po natin ng USB. Ng bootable USB. So, gawin natin, enter lang natin. Ayan. Tapos, hanapin natin yung USB bootable for Windows 10. Ayan. Ayan po yan. Yan ang pangalan ng aking USB. Kailangan po naka-boot option number 1. O, first boot, ang tinatawag nila. F10 natin para masave po natin siya. Okay. Yes. Ayan. Bali, hintayin po natin siya mag-loading. Once nandito na po siya sa Windows setup, mayroon po tayong available na language. Okay, just next lang po. Install now. Okay, kung meron po kayong drive license na Windows 10, kung wala, skip nyo lang po. Accept. And then next. So, yung bilog na red, yan ang pipiliin natin. Ayan. So, yan po yung aking storage. Bali, 25 gig po siya. Tapos, sige, gawin natin, ininext natin po siya. Bali, yan ang aking ayan, ito na. So, mabilis lang po siya. So, nag-loading po siya ngayon. Ayan, ito na. So, dito, pwede gagawin natin ay click lang natin yung use impress setting. Pero, mayroon tayong customize setting. Optional po siya na pwede mo baguhin. Pero, mas maganda rin na yung use express. Kasi ito yung customized setting. Ayan, yung express na lang, mas okay. Karin noon yung ginagawa ko. Ayan, so andito na po tayo. Ito, ayan, yan ang aking pinili. Next. Ayan. Kung may
yan po yung, kung meron po kayong account ng Microsoft, pwede po nyo i-login. Kung wala po, i-skip nyo na lang po. Yan. Tapos, pwede nyo na po yung ilagay yung pangalan. Ayan, hindi na po tayo. Malapit na po tayo matapos. Kung may mga katanungan, po kayo, pwede po kayo mag-comment. Ayan, hanggang dito naman tayo. Salamat. Salamat sa Diyos.